Papunta kami ngayon sa Barangay San Piro, ang maliit na barangay sa bayan ng Balayan. At dito, matatagpuan namin ang kuta ng mga badyal. Pumili kami ng simpleng handog para sa magiging pagtanggap nila sa amin. Kasalukuyan, nakakaramdam ng kaba ang aming grupo sa kung anong maaari namin masaksihan at kung welcome pa kami sa kanilang lugar. Malayong biyahe ang naranasan namin. Init at pagod ang naramdaman ng buong grupo sa paglalakbay namin papuntang Barangay San Piro. Badyal ay anong tawag sa komunidad o kung saan madalas tawagin ay badyal. Bibisitahin natin sila upang malaman kung ano nga ba ang bago at kakaiba at kamangha-mangha sa kanilang kultura at tradisyon. Halina! Samahan niyo kaming maglibot at kilalanin ang tinatagong ganda ng kultura at tradisyon sa kabila ng diskriminasyon. Ang mga Badyaw ay isang grupo ng mga taong naninirahan sa kayamanan ng dagat gamit ang mga kaalamang nagpasalinsalin sa kanilang mga ninuno. Ito si Esther Janlaha, 23 anyos, at ito naman si Rosel Muhammad, 18 anyos. Ayon sa kanila, normal at pangkaraniwan lang din ang kanilang pamumuhay gaya ng mga Tagalog. Tawag nila sa mga normal na mamamayang kanilang nakakasalamuha. Kinikilala nila ang kanilang mga sarili bilang mga Gudjaw at hindi Badyaw, sapagkat para sa kanila, sila ay mabuputi at mga simpleng tao rin. Pangingisda, pagtitinda ng balinghoy at bracelet na gawa sa pearls ang kanilang pangunahing hanap buhay bukod sa panlilimos. Ang panlilimos para sa kanila ay paghingi ng tulong na bukal sa kalooban. At bilang isang Gudjaw, hindi sila nagagalit kung minsan hindi sila nabibigyan, sapagkat ang maliit na kita ay pangdagdag na rin sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Dayuhan lamang sila sa Balayan dahil kinuha sila ng mga nasa gobyerno para gawing mamamayan at irehistro para maging isang botante. Binigyan sila ng maliit na lugar sa tabing dagat kung saan sinisingilan sila ng kaukulang 2,000 taon-taon bukod pa sa kuryente at tubig. Ang mga lalaking asawa ang gumagawa ng kanilang mga bahay at sa isang bahay mayroong 2 hanggang 4 na miyembro ng pamilya. Karamihan sa mga bata rito ay nakakapag-aral, ngunit ang ilan ay hindi na kayang sustentuhan ng dahil na rin sa hirap ng buhay. Bukod sa kung minsan ay kinakapos, malayo rin sa Barangay San Piro ang mga paaralan na maaaring pasukan ng mga bata, kung kaya't hindi lamang pambaon ang pinoproblema ng mga magulang, pati na rin ang kanilang pamasahe. Ayon din sa kanila, sa tuwing may kalamidad, bihira o hindi sila nabibigyan ng ayuda ng gobyerno. Nakakatanggap lamang sila sa tuwing may mga bumibisitang katulad namin. Volleyball, ang isa sa mga libangan ng kabataang mga Badyaw. At sa araw-araw, ito ang kanilang nagsisilbing ehersisyo. Wala silang mga kakaibang tradisyon at kultura, gaya ng madalas nating iniisip sa kanila, sapagkat para rin silang normal na mamamayan katulad natin. Maliraw ang iniisip ng iba sa atin tungkol sa kanilang lahi, sapagkat marunong din silang magsumikap at maghanap buhay sa kabila ng kanilang panlilimos. Masasabi nilang ang pamumuhay nila ay simple ngunit masaya at kontento sa kung anong mayroon sila. Hindi sila naghahangad ng malaki sa kahit na sino at ipinagpapasalamat nila ang mga bagay na inihahandog sa kanila. Ngunit kung wala ay masasabi pa rin nilang tuloy lamang ang buhay. Kakaiba rin ang kasal sa mga Badyaw. Kinakasal sila sa loob lamang din ng kanilang lugar. At katulad sa atin, mayroon din silang sayawan pagkatapos ng selebrasyon. Masasabi nilang matibay ang kanilang mga tahan. Ngunit sa tuwing may malakas na kalamidad na tumatama sa kanilang lugar, madalas din silang mabahala sa kahantungan nito
at sa magiging sitwasyon ng kanilang pamilya sapagkat sa tabing dagat sila nakatira. Karamihan din sa mga bahay ng mga Gudjaw ay naaalis ang hagdan at ibinababa nila ito sa tuwing mag-uumaga. At sa pagsapit ng dilim, itinataas na ulit ito kapag nasigurong nasa loob na ng bahay ang lahat ng miyembro ng pamilya. Ayon sa mga Gudjaw, dato ang tawag sa kanilang mga pinuno at may sarili silang relihiyon na kadalasan ay katulad lamang din ng relihiyon ng mga Muslim. Nasa kultura din nila ang pag-uupi. Balinghoy ang alternatibo nilang kinakain sa tuwing hindi sila mabubusog ng kanin o wala silang pambili nito. Ang asawa ni Esther ay naiwan sa probinsya nila at nagpapadala na lamang ng pangsustento sa tuwing magkakaroon ng pera, kung kaya't si Esther at ang mga anak lang niya ang nakatira sa kanilang bahay. May mga kamag-anak din sila sa ibang lugar na bumibisita sa kanila sa tuwing may okasyon. Laking pasasalamat daw nila sa mga kabarangay nila sa San Piro sapagkat hindi sila itinuturing na iba. Hindi sila nakakaranas ng diskriminasyon at pang-api. Ngunit sa kabayanan kung saan sila nanlilimos, hindi maiiwasan na may marinig silang paungutya tungkol sa kanilang pagiging badyaw. Parang may sarili po kayong place, ganun po. Pag kinuha ng gobyerno, wala kang magawa kasi sa kanila yan. Kinikilik lang kami. Nagbabayad, ganun. Hanggang nagbabayad, may mga kasulatan din po kayo ate dito. Opo, ngayon. Parang agreement po na... Silang magagawa sarili. Karamihan po ba dito sa inyo po nakapag-aral din po? Yung iba meron, yung iba wala. Pero yung nakakausap po nila yung parang... Pero hindi niyo naman po naranasan yung parang niloko po kayo? Hindi naman. Mas okay po yun. Mas okay pong marinig yun kahit papano po. Meron po kayong binigay na lugar para sa inyo kahit po nagbabayad kayo at least. May lugar po. May napitirahan niyo. Kung hindi po sa tabi ng kalsada. Mausok, mainit, delikado po yung mga bata. Lahat po ng bata po talaga dito nakakapag-aral po. Yung mga iba. Hindi po kasi kaya ng sustentuhan po. Sa parang sa pagkain namin. Yung anak ko nga, hindi nakapasok. Walang pamasahe. Sa West, malayo pa. Yung nga po, problema rin po talaga ang pamasahe. Bukod po sa baon. Nasaan po yung asawa niyo po? At... Nasa Pangasinan po. Nagpapadala lang po sa inyo dito. Sa Gcas, ganun. Kayo po ate, ilan na po anak mo? Wala pong anak yun. Single po. Nag-ano lang, nag-alaga lang. Kapatid niyo po siya? Hindi. Parang ano, hip. Parang outside boy. Parang ay, po. Tanong ko lang po, magkakapamilya po ba kayo dito or hindi naman? Magkakapamilya. Magkakapiba, magkapibahay. Ang cute naman po ng bahay na to sa akin. Ay, sa inyo po! Ito po! Wow, ang ganda po! Maraming salamat. Ang ganda po ng bahay. Kani po? Niluluto po. Sinang yung tawag sa amin kapag ito niluto sa kawara, sinang. Tapos, wala na pong asukal. Wala na. Pero kapag sa Tagalog, lalagyan ng asukal, tapos ilalagay sa mantika, no? Pero ano sa amin, hindi na. Ito po ang parang sisilbing kanin na po. Kasi minsan, hindi nabubusog sa kanin, nabubusog na dito sa kamutigyan. O parang alternative na po. At sa palagay nyo, ilan po kayo ditong nakatira? Ilan po yung... 44 bahay. 44 na po na ba? Ilang yun, pamilya na po? Yun ang share namin, ginawa namin sarili. Ano po yan? Lahat po kayo dyan po nagsisira? Dalawang sila. Dalawa yan, pero... Masikip lang. Ay, ang cute naman po yung ano. Ito yung kapag may kinakasal sa amin, ganyan yung ginagawa namin. Yung wedding okay. Na ganyan sa amin, kailangan may tapo rin. Saan din po kayo? Parang Muslim din. Saan po kayo kinakasal? Dito lang din po? Tapos sa Sayaw. Ay, may ganyan po pala kayo mga tradisyon. Dapat po sa susunod na punta namin dapat may kasal. Sa December 26. May kasal na po. Wow. Maraming tao. May mga kapamilya po kayo sa iba pang lugar? Oo po, mayroon sa Batangas. Napunta naman po. Noong napunta dito na po. Kapag po may mga okasyon. Ano pong plano niyo po ngayon darating na Pasko? Ulo naman po. Parang naruma lang po. Basta mairaos lang po at mai-celebrate. Basta mag-ayos na yung pamilya.
Kabilang sila Esther at Rosel sa maraming mga badyaw na walang ibang hangad kundi ang kilalanin sila bilang normal na mamamayan at hindi mga mabababang uri ng tao nang matigil na ang diskriminasyon sa kanilang lahi. Bilang mga tinatawag na badyaw, mayroon silang simpleng hangad. Yun ay ang kilalanin sila bilang mga gudyaw. Unpotok na yan na din, na yan na din, yung makijaba. Unpotok na yan na din, na yan na din, yung makijaba. Unpotok na yan na din, na yan na din, yung makijaba. Unpotok na ang lupang milikha ni makijaba. Pusod ng Sierra Madre, tahimik ang aming daigdig. Nang dumating ang mga gahaman, dala ay ligalig. Unpotok na yan na din, na yan na din, yung makijaba. Unpotok na yan na din, na yan na din, yung makijaba. Bata